po pa magiging batas ang isang bill? Okay, ito, basic to political science 101 to. At alam niyo, paano maging batas ang isang bill? Ha? Mm. Oh, yun yan. Paano maging batas ang isang bill? Yes, Mr. Chair. Okay, simple. Number one, pag inapprove ng ating presidente ng Pilipinas and pinirmahan ng presidente ng Pilipinas after na-approve ng House of Senate, House of Representative, pinirmahan ng ating presidente, inapprove ng ating presidente, yan, the bill becomes a law. But of course, after publication, okay? So, ipublish mo yan sa newspaper of general circulation. And second, kahit na i-denied or hindi pinirmahan ng ating presidente, but, you know, by override by Congress by a vote of 2/3 of all its members voting separately. Voting separately, 2/3. For example, binito ni Presidente ang isang bill. Ayaw niyan. Hindi niya approve. For personal reasons. For personal reasons or kahit na dahil sa kanyang policy. Mm. Ayaw niya yung bill niyan. Hindi niya pinirmahan. Deny niya, binito niya, sabi niya, ayaw kong pirmahan yan. Nag-submit siya ng message to the House of Senate and the House of Representatives na i-veto niya yung bill na yan, hindi niya pipirmahan. Pwede pa rin i-override ng Congress ang decision ng Presidente by a vote of 2/3 of its members voting separately. So, kung 2/3 ng votes ng House of Senate, 2/3 ng votes of House of Representatives, kahit dinenay pa yun ng Presidente, binito pa yun ng Presidente, ang bill maging batas by overriding power of the House of Congress, meaning House of Senate and House of Representatives. Override ang tawag doon. Mm-hmm. And third, kahit na, for example, may isang bill, approved na ng House of Senate, approved na ng House of Representatives, pinasa ng sa Malacanang, tinulugan ng Presidente. Hindi siya nag-design 30 days. Mm. Tinulugan niya. Sino ba yung Presidente na tutulog? Hindi natutulog, tinulugan. Iba yun. Iba yung natutulog sa tinulugan. Sige, Mr. Chair. Okay. For example, yung isang bill, sinadmit ng House of Representatives, House of Senate sa Malacanang, tinulugan ng Presidente 30 days. Sabi ng batas, if the President fail, sabi na ating saligang batas, ha, if the President fail to act to a bill submitted to his office within 30 days, it is as if the President approves the bill. So, kung wala siyang action, tahimik lang siya within 30 days, parang implied approval na yan. So, kahit na walang perma ang ating presidente, hindi niya in-approve, basta tinulugan niya for 30 days from the receipt, it is as if in-approve na niya, it is as if pinirmahan na niya yung bill, so therefore, the bill becomes a law.